Malamang hindi uso ang maghinay-hinay lang sa pagkain ang lalaki na ito sapagkat labing dalawang babae ba naman ang kailangan nitong ngat-ngatin tuwing hating gabi. What? Kahit pa kumain at sumipsip siya ng napakaraming balot ay magmimistula pa rin naksot na basahan ng kanyang mga ugat sa dami ng kanyang didiligang halaman. Well, hindi naman daw niya gusto na magkaroon siya ng labing dalawang asawa sa totoo lang dahil ang kuta niya talaga ay 20 babae kaya kulang pa daw ng 8. Bakit na tao to? Sa totoo lang, hindi naman siya masalaping tao pero paano ba niya napapayag ang mga babae na ito? Ano ba ang meron sa lalaki na ito at syempre, ano ang kanyang kwento? This is Kamatastory kaya mag-subscribe ka na para mapanood mo pa ang iba ko pang nakakatuwang mga video. Okay, let's do this! Hindi naman daw masama ang magkaroon ng maraming asawa, lalo na kapag ito ay may basbas mula sa kalangitan. GG, ito ang madalas na sinasabi ng lalaking nagangalang turok kitanaw sa tuwing pinapanayam siya ng mga reporter sa kanilang baryo. Iginigiit ni Turok na ang kanyang nararanasan ngayon ay matatawag na kabanalan at hindi niya kontrolado ang mga pangyayaring ito. Sa makatuwid, naging instrumento lamang daw siya upang maging asawa ng mga babaeng malungkot ang mga pinagdadaanan sa buhay. Isa siyang tradisyonal na manggagamot sa kanilang lugar at sa simula ay maraming tao ang tumatawag sa kanya na peke at isang mangkukulam. Kaya naman bihira lang ang mga taong pumupunta sa kanya para magpagamot. Sa takot na rin siguro. Kaya lamang dahil sa medyo na sa liblib sila nakatira, ay may mga may sakit pa rin ang pumupunta para magpakonsulta sa kanya. At ayon pa rito, napapagaling niya ang kanyang mga pasyente sa pamamagitan ng milagro. Kumbaga, paniniwala ang kanyang basihan sa panggagamot na may halong kapangyarihan. Unti-unting dumami ang mga pasyente nitong si Turok Kitanaw kasi naman talagang napapagaling daw niya ang mga ito. At sa paglipas ng mga panahon ay naging kilalang manggagamot nga ang lalaki. Sakto lang para maging stable din ang kanyang pamumuhay na dati ay halos hindi siya makakain ng 3 beses sa isang araw. Ngayong medyo kilala na itong si Turok Kitanaw ay hindi lang mga may sakit ang mga dumulog sa kanya, kundi pati na yung mga babaeng may problemang pinagdadaanan, mapapinansyal man o emosyonal. Lumalabas na lumalapit ang mga ito kay Turok Kitanaw para manghingi ng payo at masolusyonan ang kanilang problemang dinadala. Gayunpaman, iisa lang daw ang solusyon ni Turok Kitanaw sa mga may ganitong problema. At yun ay ang maging asawa siya ng mga ito. Naloko na. Nang sa gayon ay malaya niyang maturukan iste magamot ang mga babae sa kahit anumang posibleng paraan na kanyang maiisip dahil ang kanila raw problema ay mahaba-habang proseso ang kinakailangan. At kung sakaling gumaling na raw ang isang babae ay may choice naman ito na makipaghiwalay at iwan si Turok. Sa hindi malaman na rason ay may mga problemadong babae talaga sa kanilang lugar na kumagat sa pakulo nitong si Turok Kitanaw. Mayroong hiwalay na sa asawa, lumaya sa bahay, pati negosyanteng na lugi at marami pang iba ang dumulog sa kanya. Tinuring ni Turok Kitanaw ang mga ito na kanyang mga asawa at pantay-pantay lang ang pagtrato niya sa mga babae. Para raw mas maging epektibo lalo ang kanyang panggagamot, ay tinira niya ang mga ito sa iisang tahanan lamang hanggang sa ang ilan sa mga babae ay ayaw nang mawalay kay Turok. Dahil bukod daw sa napagaling niya ang mga ito, ay nabigyan ng lalaki ang mga babae ng bagong pag-asa para mabuhay. May magic ata ang ugat itong si Turok mga kamata. May mga babae naman na pagkatapos ng ilang mga buwan na gamutan, ay nilalayasan itong si Turok Kitanaw. Pero sa kapangyarihan daw nitong si lalaki, ay kusa niyang napapabalik ang babae sa kanyang pamamahay. Ayon pa sa mga babaeng umalis at bumalik, nararamdaman nilang nagkakaproblema lang sila ulit kapag nawawalay sa piling nitong si Turok. Kaya bumabalik na naman sila para dumaanan naman sa proseso ng panggagamot gamit ang mahiwagang kunay nitong si lalaki.
Dahil sa mga pangyayaring ito ay hindi nagustuhan siyempre ng mga pamilya ng babae ang pinagagawa nitong si Turok. Kaya marami sa mga ito ang nag-report sa pulis para imbestigahan ang mga kabalbala nitong si Tukmol. At dahil labag sa batas ang poligami o ang pagkakaroon ng maraming asawa, ay tuluyan na ngang dinampot itong si Turok ng mga pulis at pinulong. Gayunpaman, nakalaya din ito agad kasi naman lahat ng kanyang asawa ay pumunta sa presento para linisin ang pangalan nitong si lalaki. Sinabi ng mga ito sa pulis na kagustuhan nilang lahat na maging asawa nitong si Turok at walang pamimilit na nangyayari upang sila ay magpabakuna dito. So nakalaya din agad itong si Mang Tuturok dahil lumalabas na hindi naman siya kasado sa mga babae, kumbaga mga ka-live-in partner lang niya ang mga ito kung tutuusin. Kaya naman tuloy ang masayang panggagamot ni Turok sa mga ito. Hindi naman daw niya kagustuhan na mangyari ang mga bagay na ito sa kanya. Pero dahil ito ay inatas na misyon sa kanya, ay wala siyang magagawa. Siguro kapag naabot na niya ang kuta na 20 babae, ay malaki ang posibilidad na hihinto na siya sa Pangtuturok. Pero ngayon na kulang pa ng 8 ang kanyang asawa, ay tumatanggap pa ito ng pasyente na nangangailangan ng kanyang serbisyong medikal. Kahit na may tungkod na kung lumakad itong si Turok Kitanaw, ay malaki pa rin ang kumpiyansa nito sa sarili na magagamot niya ang sinumang babaeng may problema ang pinagdadaanan. Ang kanyang mga naunang asawa naman ay walang problema sa layuning kabalbala na ito ng kanilang mister, at sa totoo lang hindi sila nagsiselos sa bawat isa dahil naniniwala din sila na isang misyon mula sa itaas ang ginagawa nitong si Turok Kitanaw. Sila raw mismo ang magpapatunay nito. Kaya yung mga kamata natin dyan na may problema, baka itong si Turok Kitanaw na ang solusyon na inyong hinahanap. Turok Kitanaw, asawa ka na niya later. Sa huli ay hindi na basta tradisyonal na manggagamot lamang itong si Turok dahil binigyan na raw ito ng lisensya ng gobyerno para maging legal ang kanyang mga ginagawa. At sa ganitong paraan ay mas mapadali sa kanya na maabot ang kanyang kutang 20 babae hanggat gumagana pa ang kanyang magic na pangturok. Walang yang tao to. Shit! Mga kamata, ano ang masasabi nyo rito? Totoo kayang nakakagamot itong si Turok o scam lang ang lahat para makarami ng swaki? Sagutin mo yan sa ating comment section at masisiyahan akong basahin ito. Dito matatapos ang isa na namang kamata story natin at alam nyo na siguro kung ano ang dapat gawin sa buton na yan, mga kamata. This is Leonmata, hanggang dito na lang. Salamat!